Magandang umaga po sa bawat isa sa atin at salamat po sa Panginoon sa isang pribileyo ngayong umaga na ako po ay maging bahagi devotion para sa umagang ito. At purihin po ang Panginoon. At ngayon po ay akin pong babasahin ang sa ating pong devotion ngayon pong umaga. Ang text po natin ay nasa sa 1 John chapter 4 verses 7 to 12. Okay? 1 John chapter 4 verse 7 to 12. Ito po ang sabi, "Beloved, let us love one another, for love is of God, and everyone that loveth is born of God, and knoweth God, and he that loveth not knoweth not God, for God is love. In this was manifested the love of God toward us, because that God sent His only begotten Son into the world, that we might live through Him. Herein is love, not that we love God, but that He loved us and sent His only begotten Son to be the propitiation for our sins. Beloved, if God so loved us, we ought to love one another. No man had seen God at any time. If we love one another, God dwelleth in us, and His love is perfected in us." Ay po'y manalangin, panandalian. Dakilang Diyos sa iyo po, Panginoon. Kami nagpapasalamat at sa oras pong ito, kayo po ay aming pinupuri at dalangin ko po, Panginoon, ang iyong gabay at pangunguna. Mangusap pa po sa bawat sa pangalan po ni Jesus. Amen. At sa umaga pong ito, no, ay ating pong bibigyang pamagat ang ating pong devotion na sa ating po, ang pamagat pong ating ibibigay sa umaga ito ay ang perfect love of God. Ang dakila o perpektong pagmamahal ng ating Panginoon. So dito po ay makikita po natin ngayon pong Pebrerong ito sabi nga love month at ang mga pakay na madalas naririnig natin ay ang pag-ibig at pasalamat po tayo sa Panginoon sapagkat siya ay pag-ibig ang Panginoon ay pag-ibig. So dito po ay tunghayan po natin ang mga talatang binanggit po natin dito sa atin pong mga teksto na binasa. At tayo po ay nagpapasalamat sapagkat ibinahagi ng Panginoon ang kanyang pagmamahal. Well, una po sa lahat, makita po natin dito the revelation of His love. Yung kanyang inilahad, pinahagi na pagmamahal. Sabi po dito, "Herein is love," sa verse 10, "not that we love God, but that He loved us." Minahal tayo ng Panginoon. At yun po ay dahilan sa kanyang pagkapako sa krus. The revelation of God was revealed to us. Through crucifixion, doon po sa pagkapako ng Panginoong Jesucristo na nagkatawang tao sa krus. Minahal tayo na kahit na po tayo ay lubos na makasalanan at pinakita po, ipaunawa ng Panginoon sa atin. Sa Roma, Kabanatang 5, Talatang 8, sabi po doon, "And God commended His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us." Yung kanyang binigay, pinahayag na pagmamahal. So makita po natin po yung kanyang tunay na pagmamahal. It is by crucifixion, yung pagkapako ng ating Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. Pangalawa, hindi lamang po yung kanyang crucifixion, makita po natin dito, hindi lamang po yung yung revelation of His love, but the realization. Okay? The realization of His love. So sa verse 11 po, ay binanggit po dito sa talata pong 11, ang sabi po dito, "Beloved, if God so loved us, we ought to love one another.
Now this nilaman po yung realization o yung revelation ng Panginoon, ng pagmamahal, through crucifixion. Yung pangalawa po, makita po natin yung realization ng Panginoon through conviction. No? Naunawaan natin ang kanyang pag-ibig at nagmahal siya sa atin. At nararapat din po, ano po, ang pagmamahal na ito ng Panginoon na ibinigay sa atin ay maibahagi ano natin, lalo na kung tayo po ay tunay na binigyan ng Panginoon ng biyaya ng kaligtasan ano sa bawat isa. At naniniwala po tayo na kung tayo po ay meron pong Panginoong Jesucristo sa ating puso, ay mariintindihan natin kung paano po nagmahal ng Panginoon at tayo rin po sa ating pong puso at buhay ay makapagmamahal sa mga taong hindi pa nakakilala sa Panginoon. Okay? Hindi lamang po by crucifixion yung kanyang revelation ng pag-ibig, kundi sa conviction, no, yung realization ano po ng pagmamahal sa atin. At pangatlo, ito po yung pong ating tinatawag na the reproduction of His love. The reproduction of His love. It is by conversion. Okay? Sa ating pong pagkakaroon ng relasyon ano sa Panginoon, ang pagmamahal ng Diyos ibinahagi sa atin. Sabi nga niya sa Juan kabanatang 3 kabanatang 16, minahal niya ang tayo bilang tao, no, ang sanlibutan, tayo po 'yon. Walang bahagi na nakitang kumbaga sa atin po ay marumi tayo, pero minahal pa rin tayo ng Panginoong Diyos. So 'yun po ay isang napakagandang bahagi sa ating maunawaan na dahil po sa pag-ibig ng Diyos, binigyan tayo ng katiyakan ng kaligtasan. At kayo po na nakikinig po at nanonood sa sandaling ito, kung di nyo pa po nauunawaan ng pagmamahal ng Panginoon, ito po ay dakila. No? Sabi nga, the love of God is selfless, the love of God is sacrificial, and the love of God is sublime. No? Dakila. So sana po, kung di nyo pa po nakikilala ang Panginoong Jesucristo, siya po na nagbigay sa atin ng pagmamahal, labayubay sa krus. Bigyan po natin ng pagkakataon siya. Aminin niyo na kayo makasalanan. Pagsisihan po niyo yun yung kasalanan at tanggapin niyo siya sa inyong puso na meron pong tunay na pagmamahal siya sa atin. At pagka nangyari po yun sa buhay ninyo, sino man ho kayo, meron pong pag-ibig ng Diyos na mamamahagi sa inyo at mabubuhay para sa inyo. The perfect love of God. It is by revelation through crucifixion, realization through conviction, and the reproduction through conversion. Tayo po ay manalangin sa oras na ito. Kung meron po nakikinig na nais yung sumunod, tayo po ay mananalangin. Sumunod po kayo. Dakilang Diyos, marami pong salamat sa inyo, sa biyaya mo ngayong umaga. Purihin ka, Panginoon, sa pribilehyong ito, aking dalangin po, Panginoong Diyos, na ikaw ang manguna, kumilos, mangusap. Tunay po ikaw ang amin pong nagbigay ng pag-ibig na tunay at pagmamahal na walang hamuan. Panginoong Diyos, wagas ang iyong pag-ibig, dakilang tunay ang iyong pagmamahal. Panginoon, nawa kung meron man nakikinig o nanonood, naway mabahagian, maunawaan din nila ang iyong dakilang pagmamahal na ibinigay mo po sa bawat isa sa amin. Purihin ka, Panginoon, aking dalangin na patuloy kang kumilos, manguna at magpala, Panginoong Diyos. Sa umagang ito, ihanda mong puso ng bawat isa, Panginoon, sa aming pananambahan, Panginoong Diyos. Salamat po sa inyo. Aking pong dalangin ang iyong patuloy pong pagkilos sa bawat iglesia. Purihin ka, Panginoon, at aking dinadalangin po, Panginoong Diyos, na ikaw ang patuloy naming mapapurihan, maluwalhati. Salamat po ng marami sa inyo. Binabalik namin sa inyong lahat ng itong kapurihan sa matamis na pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen at Amen.